Magandang araw! Ako si Teacher Lane. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matutunghayan natin ngayon ang isang kwento na pinamagatang Regalo kay Junie. Kwento ni Clarice Grace M. Eduarte at guhit ni Roberto V. Doldolao Jr. mula sa Schools Division of Santiago City, Region 2. Bibigyan naman ng buhay ng inyong lingkod. Tara, tunghayan natin. Apala ang lahat dahil ngayon ang kaarawan ko. Nagluluto si nanay. Sina tatay, ate at kuya naman ay nag-aayos sa sala. Masaya akong makita na tutulong-tulong sila para sa kaarawan ko. Ngunit, natutuwa rin akong isipin ang regalong matatanggap ko mula kina nanay at tatay. Taon-taon ay may regalo akong natatanggap. Noong ako ay 4 na taong gulang, binigyan nila ako ng bola. Sumunod ay bisikleta. Ano kaya ang matatanggap ko sa taong ito? May pagkasabik sa aking mga mata habang nakatingin sa hawak ni nanay at tatay. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Hipan mo na ang mga kandila sa iyong cake, ang sabi ni na ate at kuya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pagkatapos ay humiling na sana ay laruan o rubber shoes ang matanggap ngayong regalo kina nanay at tatay. Dahan-dahan kong binuksan ang aking regalo. Sa tingin ko, ito ay isang libro. Baka naman ito ay naputol ang aking isip nang biglang akong mapawaw sa aking nakita. Isang tablet ang regalo sa akin. Anak, iyan ay magagamit mo sa iyong pag-aaral. Lalagyan natin ng mga videos para mas madali kang matuto sa mga alpabeto at bilang, ang paliwanag niya tatay. Sige po tatay, huwag po kayong mag-alala. Mas gagalingan ko pa po ang pag-aaral. Buong pagmamalaki kong sinabi. Hiraman kayo ni na ate at kuya mo dyan, anak, para makatulong din sa kanilang pag-aaral, sabi ni tatay. Opo! Buong saya kong sinabi. Sabay ngiti kina ate at kuya. Madali kong natutunan ang pagpindot sa tablet. Ako na rin mismo ang pumipindot sa gusto kong panoorin. Nilagyan pa namin ito ni kuya ng mga laro, kaya mas lalo akong nahilig. Pagkagaling sa paaralan ay ito na agad ang aking hinahawakan. Mapapaalis mo lamang ako sa harapan ng aking tablet sa oras ng pagkain. Ngunit, di nagtagal ay mas lalo akong nahilig sa paggamit nito. Ayoko ngang mag-aral eh. Ayoko nang ring makipaglaro kina ate at kuya dahil mas natutuwa ako sa paglalaro ng aking tablet. Sinabi ni nanay na nagbago na raw ang aking pag-uugali. Naging tamad akong mag-aral at tumulong sa bahay. Naging maramot ako dahil ayokong ipahiram kina ate at kuya ang tablet. Junie, kakain na! Malakas na sigaw ni nanay. Blag! Ang malakas na tunog ng pinto. Junie, kanina ka pa tinatawag ng tanay mo ah. Para kumain, halika na kakain na tayo. Malakas na sabi ni tatay.
Bumili ako ng tablet para may magamit kayo sa pag-aaral ninyo. Juni, sana ay maintindihan mo naman ang dapat mong unahin. Ang pagpapaliwanag ni tatay. Opo, ang mahina kong sabi. Ibigay mo muna ang tablet sa iyong nanay. Kapag kailangan na ninyo ito sa inyong pag-aaral, sakaan ninyo lang ito maaaring gamitin. Ang sagot na sabi ni tatay. Pero, tatay, paano po ang nilalaro ko? Malapit na po akong makalipat sa next level at matatalo ko na ang mga ninja dun. Iba na ang ginagawa mo, anak. Ni hindi ka na tumutulong sa mga gawaing bahay. Kahit magligpit lang ng laruan mo. Malalas mo pang inaaway ang iyong mga kapatid at hindi ka na nakikipaglaro sa kanila. Ang pangaral ni tatay. Wala na akong ginawang tama. Ako na lang ang laging mali. Mangiyak-ngiyak kong sinabi, sabay takbo papunta sa kwarto. Nagkulong ako sa kwarto at umiyak. Nang umiyak, hanggang sa makatulog. Kring-kring! Ang malakas na tunog ng aking alarm clock. Natuwa ako nang makita kong nasa tabi ng alarm clock ang aking tablet. Yay! Hindi ito kinuha ni nanay, ang sabi ko. Nay, tay, ate, kuya, sigaw ko pero walang lumalabas sa kanila. Makapasok na nga. Siguro ay masama ang loob ni tatay sa akin. Bulong ko sa aking sarili. Kring, kring. Tapos na ang aming klase. Nilabas ko ang aking tablet habang hinihintay ko si nanay at tatay para ako'y sundin. Sunduin. Pagkalipas ng isang oras, ay magdidilim na. Wala pa rin sila. Kaya naisipan kong umuwi na lang mag-isa. Ako ay naglalaro habang naglalakad. Sige, sige, matatalo kita! Nay, tay, ate, kuya. Buong lakas kong sigaw. Ngunit, wala pa rin sila. Kinakabahan na ako dahil malapit nang magdilim at ayoko mag-isa. Naglalaro na lang ako sa aking tablet upang malibang habang hinihintay ko ang aking pamilya nang biglang nagdilim ang paligid. Kasabay nito ang kakaibang tunog. Bigla-biglang nagbago ang itsura ng aking tablet. Lumalaki ito at nagkakaroon ng malaking mata, pangil at kamay. Ibinato ko to. Ngunit, unti-unti itong lumalapit sa akin. Johnny, sumama ka sa akin. Ang sabi ng aking tablet. Sa takot ko ay nagtalokbong at nagsisigaw ako ng nanay, tatay, ate, kuya, nanay, tatay, ate. Anak, anak, gising na. Ang sabi ni nanay. Niyakap ko si nanay ng mahigpit. Nay, akala ko wala na po kayo. Buong iyak kong sinabi. Ano? Nandito lang kami palagi. Ang pamilya mo. Hindi kami mawawala. Ang sabi ni nanay. Nay, pangako po, hindi na ako magkikipasaway na bata. Palagi na ako makikinig sa inyo. Hindi ko nagagamitin ang tablet para maglalaro. Sinasabi ko habang umiiyak.
Salamat, anak. At naintindihan mo na ang sabi ni tatay. Opo, tay, pangako, mag-aaral ako mabuti. May kipaglaro na po ako ulit kina kuya at ate. Mas mainam po silang kalaro. Buong ngiti kong sinabi. At dyan nagtatapos ang kwento ng regalo kay Junie. Naway, naintindihan nyo ang aral nito. Laging tandaan, hangga't ng ating pamilya ang mga bagay na makabubuti para sa atin. Gamitin lamang ang teknolohiya sa tama. Dahil ang paggamit ng sobra ay nakasasama rin. Paalam!